Okay, good evening, good evening, good evening. It's Upper Zoom Prayer every Wednesday 8 p.m. Dito sa Zoom. Join our Upper Zoom Prayer. So, praise report and prayer request. Start na po tayo. Baka meron po kayong gustong i-share na praise report or prayer request. Anybody? Sino pong gusto magsimula? Kami po si Anaya, magaling na po. Wala pong lagnat. Yung Sunday, ano? Yung sa Sunday yan, di ba? Opo, nung Sunday po. Yes. At saka winter break na din po. Yun ang masaya doon. Winter break. Lahat ng sadyante, masaya. Hindi na makalabas, malamig. Anything else? Good evening, Tita Amy. Dahil winter na, tinubuan ako ng antlers. Nahanap ko si Rudolph eh. Prayer request, praise report. Ay, Tita Amy. Good evening po. Any prayer request, praise report? Eh, tsaka po, wala na pong back pain ko po, Pastor. Yo. Thank you po. Yun ang maganda doon. Anything else? Po, ang praise report ko po, sunod-sunod. Lahat po ng pinagpipray nyo po para sa akin and sa family ko po, nag-grant po lahat. Amen. Pasok lahat. Mas mabilis pa po sa ine-expect ko. Sabi ko nga po kanina kay Sis Mini, sabi ko sa susunod po, papasama ko na yung time kasi ano eh. Pag sinabi mo pa lang, paminsan nandiyan na po kagad eh. Sinagot na agad. Opo, opo. So, ayun po. Yeah. Saya, saya. We're happy for you guys. So lalo na yung Enclex, no? Tapos na. Opo, opo. So, parang two birds in one kasi parang ginrant po yung house. And then, syempre, paano mo naman po babayaran kung wala ka pong work? So, ginrant na rin po yung work. Sakto. Sakto po. Yun ang ano eh. Provision ng Diyos eh. Combo. Kung baga sa Jollibee, combo meal. Opo, God will provide talaga po. Parang kung hindi mo kaya, God will find ways, different ways to ano, parang provide for you. Yeah, yeah. Amen, amen. Anybody else? Prayer request and praise report. Pastor, ako si Faith. Kung pwede pong ma-release yung passport niya sa January 3 kasi hindi siya makabili ng ticket kung walang passport. Mm-hmm. Ang nangyari kasi, galing siya kahapon sa DFA, nandun pala siya sa hold list since 2011 daw. Ano pang ibig sabihin pag hold? Nasa watch list yung pangalan niya. Bakit po? Hindi ka niya alam eh, kaya nagpunta siya sa DFA kahapon. Sabi niya, paano ako mapupunta sa watch list? Dalawang beses na ako nakapag-renew ng passport. Sabi niya. Nakapangalan niya siguro. Wala naman daw. Talagang pangalan daw niya. So, humihingi siya sa akin ng certification galing sa doctor. Prove na kailangan niya pumunta rito. So, pinababalik siya sa January 3 para hopefully makuha natin yung marilis yung passport. Kasi matagal daw ang pagkuha ng passport ngayon. Pero kung may agency, pwede nilang mairas. Yeah. Yan. Pero 10 years na ata ang passport natin, ano? Yata. Pero dalawang beses na nag-renew daw siya 2017 eh. Bakit nasa watchlist siya? Pero naayos na kahapon. Kaya lang, yun nga, pinababalik siya sa 3. Yeah, ayusin na ni Lord yan. Sakto yan, makarating yan sa tax sa 10. Uh-huh. Yeah. I-date po, ano na natin. Lagyan mo nga ng date. Anything else? Ikaw, Tita Amy, meron ka bang praise report? Opo. Meron po akong papasalamat sa Diyos. Yung anak ko si Gia, na-offeran siya ng bagong work.
doon sa company ng kanyang dating boss. Despite na buntis siya, inano talaga siya, kinuha talaga siya. Mm-hmm. So, kaya siya kasi promotion at saka idagdag na sahod, yung gano'n. Sabi niya, Mami, talagang ang bait-bait ng Lord, bless na bless ako. So, I praise God. Dahil, napakabuti ng Panginoon sa atin. Amen. Amen. Eksakto. Nagdadalang tao siya ngayon. So, mag-provide na ang Diyos ngayon para ready na. Sa ano, sa pagbabalik, pag ano niya, pag panganak niya. Salamat sa Diyos. Kayo po, Pastor Bert, meron kayong prayer, prayer support. Yeah, thank God. Yung nabanggit ko na nadulas ako sa banyo. Mm-hmm. Eh, nagkasugat pala yung ano ko, yung dito sa likod. Pero praise God, hindi ako nabagyan ng rib. Yung bagsak ko talaga mabigat eh. Kasi wala akong nahawakan. Mm-hmm. Tumama yung side ng ano ko, yung ribs ko. So yun lang, at saka konting bugbog. Pero salamat sa Panginoon, hindi nauntog yung ulo ko dun sa ano. Yun ay pasalamat ko. Sabi nga ni Sister LB eh, Panginoon, iningatan ka pa rin niya, sabi niya. Kasi kung nauntog yung ulo ko, kasi ano eh, malaking ano yan, problema. Kasi yung door nung ano, eh, glass yun eh. Buti na lang, hindi ko pa siya nakabid ng gusto. Kasi yung dalawang pa, legs ko talaga, nag-slide ng sabay eh. Kaya wala akong maano, wala akong mahawakan talaga. Kaya yung ribs ko, yun ang, nung pagbagsak ko, yun ang, yung bigat ko doon lahat na ano. So salamat sa Panginoon, yun ay ano, I believe the Lord still na ano. Kasi yung humawak sa mga ribs ko na wala namang nabali. Yeah. Kung baga pinapaalalanan tayo ni Pastor Bird nga dati, 'di ba, na mag-ingat tayo sa banyo. Kasi minsan we look at that na parang lightly lang na parang nadulas lang or whatever. Pero alam niyo ba yung data na nababago kang ulo dahil nadulas sa banyo. Mm-hmm. Eh madami ang namamatay sa ganun. Yeah. Lalo na sa Pilipinas kasi ang banyo natin sementado. Yeah. Yeah, yung iba pang banyo dito sa Amerika medyo yung iba malalambot pa yung tatamaan mo eh, pero kahit na masakit pa rin 'yo kung ma-tiyempo sa bakalo ano, 'di ba? So yeah, konting ingat lalo na rin sa mga ano natin, sa mga elders natin pagpapasok ng banyo. May edad na. Yeah. So, may mga hawakan dapat. Yeah. Tsaka be sure sugrado pag pasok mo sa banyo eh ano, yung be sure na tantiyan mo muna na hindi nag-slide yung ano. Yeah. Ako na-experience ko po yan eh ano, mga 10 years ago. Sa banyo namin sa Northridge. Papasok ako sa trabaho. Tapos, yun nga, mag-shower ako, nadulas ako. Hindi ako nakatayo eh. Pero for 30 minutes, hindi ako nakatayo. Ganon din ako, Pastor, hindi ako makatayo. Naka-open na yung, ano, yung shower. Mainit pa naman yung shower. Yeah. Hindi ko talaga. Papatay. Hindi ko makatayo. Buti di kayo napaso. Yeah, at least hindi ako napaso. Yeah, nag-call sick nga ako yung araw na yun kasi hindi ako makatayo. Hindi ako makadrive. Sakit ng balakang ko. Parang nabugbog siya. Kaya delikado nga siya. So mag-ingat. Isa pa rin, Pastor. Sa akin din nangyari 2 weeks ago. Meron, umakit ako ng silya. May aabutin ako sa cabinet. Medyo dumula. Nag-slide yung silya. And ako takot-takot yung pagkabumagsak. Tapos napabumagsak ako pahiga. Pero I think yung paghiga ko para bang may sumasalo sa akin. Yeah. Ang takot ko lang yung hips kasi 'di ba mas lalo na sa atin may edad pag nagkaroon tayo ng hip, yung hip replacement yun na nakakatakot. Mm-hmm. Kaya I thank God for that. Talagang parang sinalo ako ng anghel. Amen. kaya sinasabihan nga ako ni Stephen, pinagagalitan ako, huwag na raw ako aakit ng silya, tawagin ko daw siya. Mm-hmm.
Yeah. Anything else? Isa pa po, praise report ko, Pastor, ni-report pala sa akin ni Hazel. Mm-hmm. Kasi si Hazel po, Pastor, nagtuturo sa Korean school ng Chetter subject, parang ganyan. Uh-huh. 10 years na nag-ando sa Korean school, hindi siya binibigyan ng increase, ayaw siya bigyan. Pero pagka meron silang presentation, mga musical presentation, talagang 3 nights hindi siya natutulog. Para itong Christmas na to, nagkaroon sila ng musical presentation. Sabi niya, mama, parang disappointed ako. Yung mga parents, hinihingi ko yung mga video, ayaw ibigay. Last minute, kung kailan magpe-present na bukas, ngayon palang isasubmit, eh, ilang gabi nga naman siya walang tulog kasi i-assemble niya lahat. Tapos sumulat siya dun sa may-ari ng Korean na kailangan niya, kailangan bayaran siya ng overtime doon sa wala niyang pagtulog. At the same time, hihingi siya ng increase for next year dahil kung hindi daw, magre-resign na siya kasi hindi talaga worth yung sweldo binibigay sa kanya. And thank God, sa wakas, ginrant naman, pati yung overtime niya ginrant. That's good. For the first time niya. Good news. Good news yun. Mm. Tama yun. Pag may katwiran, paglaban mo. Go ahead, Aldrin. Ano po, Pastor, sabi po ni Yasmin, si Sister Mau. Apo, nilagay ko na. Fever? Hindi po, si Sister May po yun eh. Si, yung kapatid po, si Sister Mau. Okay. May fever ano din? Po, hindi po, nagpamamogram sa Saturday daw po yung results. So, papray na lang po yung maganda po yung results. Okay, sige. Sama natin. No? Sama natin yan. So, sama muna natin. Yeah. Okay. Sama muna natin. Complete healing. Okay. Maureen. Tumayaw. Mammogram. Okay. Ang magpipray dito ay si Jairus. Okay. Tapos dito sa healing si Aldrin. Okay. Dito sa cancer Mr. Amy. Okay. Special favor Tita Pepot. Dito Pastor Bert. Meron po ba Pastor Bert? Basta ko na dito. Okay. Punta na tayo sa ating devotion. So tonight, it's Jairus. Next week, it's Rachel. Announcement pala. Wala tayong Bible study sa 24 and 31st. No, to give way sa mga family Noche Buenas. Yan. So, pero yung ating Wednesday, dire-diretso lang. Kinoks, pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Okay, Brother Jairus, take it away. Good evening po sa lahat. Salamat po sa pag-join today. So, yung Psalm 34, chapter 34 verse 4 says, I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. So dito po sa Psalm na to, si David is telling us that he sought the Lord and He answered him. And apparently before David prayed, nakaranas siya ng takot. Maaring dahil natakot siya sa kung ano po yung mga gagawin ng kanyang mga kaaway niya.
Pero sa in other parts po ng Psalm, sinabi niya rin na he has no reason to be afraid. Like in Psalm 27, verse 3. Psalm 27:1 also says that the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Pero hindi po ibig sabihin nun na si David is also immune to anxiety kasi he's also human like us. And so he prayed to God to cast away all those anxieties and all those fears. So yung mga believers po ngayon today, kagaya ni David, hindi rin naman po tayo perfect. Meron din tayong mga kinakatakutan like mga yung mga physical injury, yung sakit sa katawan, mga insecurities po sa mga trabaho natin, mga difficulties sa mga relationship, politics, what else, yung mga basta mga kahit ano pong mga everything na nangyayari sa world natin ngayon. Pero sinasabi po dito na yung faith encompasses all these fears, like faith in God. Si Apostle Paul din po, he did not fear an execution in his upcoming trial. And he knows that the Lord can remove all these anxieties when we pray. Sinabi niya po sa Philippians 4, verse 6 to 7, sabi niya, "Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer, sabi niya po, and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." So, ayun po. Yun po yung parang, ano man sabihin ko? Yung aking reflection po sa verse na to. Tapos kayo po, tatanungin ko naman po kayo, ano pong part, meron po ba kayong example na parang sobrang anxious niyo po tapos give up niyo na lang po kay Lord yung anxiety niyo and your mga takot niyo po, and then through prayer parang si David and Paul na cast away yung anxieties niyo. Magbigay lang po kayo ng example. So ako muna. So sabi ko po kay Rachel yung NCLEX exam po po, actually hindi po siya talaga scheduled for Friday. Originally it was scheduled for December 22 sa malayong lugar kasi I wanted to delay it as later as I can, parang kasi natatakot po ako dahil ang daming kaganapan kasi December na po yun, daming mga ganap, tapos may mga alaga din po kami, ganon, so hindi po ako masyado nakapag-aral. Tapos nagpe-pray po ako parang Lord, bigyan mo naman ako ng sign na parang, kasi alam ko naman po sa sarili, yung mga tao sa paligid ko po, sinasabi sa akin na inaral mo yung 3 taon, hindi ka naman below average, pero bakit pa? Ba't ka takot na takot? Parang ganun po. Kasi ako po yung tipo ng tao na kahit na alam ko pong kaya ko, gusto ko po, pag pumasok ako, handang-handa po ako. Ganun. And then, yun nga po, nag-pray po ako for a sign. And then suddenly, may kaklase po ako nung graduation namin. Lumapit sa akin, sabi niya sa akin, "Bro, pumasa na ako. Ikaw, nag-exam ka na ba?" Sabi ko, "No, hindi pa yun. Schedule ko ng ganun, ganyan." Sabi niya, "Bro, kunin mo na bukas." Parang ganun, sabi niya. "Wag mo na i-delay. Ako nga, di ako nag-aaral." Sabi niya, ganun. Sabi ko, "Ha?" Sabi niya sa akin, Hindi ako nag-aaral. Kagabi lang, sabi niya. Hindi naman, ikaw nga, ano, parang sa labunan, hindi siya nag-aaral. Hindi naman siya top of the class, di siya below average student, repeat taker siya na ano, sabi ko, kung kaya niya, kaya ko rin. Sabi ko, baka yun yung sign kay Lord po na parang hinihingi ko na, so right then and there, parang sabi ko, hindi na po ako matatakot. I will take it kahit na, pinag-pray ko po na lahat yung knowledge ilagay ni Lord sa utak ko.
hindi ko makalimutan. Ganun. Tas, ayun. Hindi na po ako pumunta po ako dun sa exam na walang anxiety. Ang yung anxiety ko po lumabas lang nung pagtapos ng exam habang nag-aantay. Ayun. Hindi na rin po siya nag-aaral. Hindi na rin po ako nag-aaral. Ayun po. Alam mo, ikaw lang bro, ha? Di rin ako nag-aaral. Kaya sabi ko, yun po yung sinasabi ko na miracle po talaga yun na nangyari yun. Kasi yun po yung first time in my life na hindi po ako nag-aaral ng matindi talaga. Parang I went there with just the weapons na yung meron po ako from the past 3 years. Yung kung ano lang po talaga yung ano. Sabi ko, kung hindi para sa akin, hindi para sa akin. Kung para sa akin, kung it's time for me to, you know. But I at least I must try para sa family ko. Hindi na yun. Mm-hmm. Okay naman. So kayo po, ano po yung mga sample ng mga fears nyo po sa ano na ginive up nyo po kay Lord? Magtatawag po ba tayo? Sige teacher, magtawag ka. Sige po. Pastor Bert. Ano po ang inyong... Praise God. Marami akong fear. But I thank God na even though we have fear na we know that the Lord is with us. Sometimes it's only human, no? Na tayo ay makaranas ng ganyan na and it is also a positive na to take it because you will not depend on yourself but to like David, no, he seek the Lord yung binasa mo kanina sa Psalm 37. Yun ang unang ano natin na gagawin natin na the step na ginagawa natin to seek the and sought the Lord, sabi niya. So yun na sa aking pamilya naman, no, kahit na minsan nga hindi ko na sila kasama, nandito ako kay malaya yung dalawa, kahit na si James na nag-asawa na, I'm still continue to pray for them kasi nga yung mga panahon ngayon, yung mga nangyayari, no, there are a lot of things na nangyayari. At saka si James pa naman sa kanyang driving, minsan pagkasama ko siya, tinuturuan ko siya na be patient in driving. Kasi alam ng ate niya na kapag sa driving si James ay minsan na pag meron siya mga nakikitang mga driver na hindi ano, walang courtesy, naiinis siya kagad. Eh, naalala ko siya at paggabi na nagda-drive siya kaya minsan kahit na nandito ako, sinusundo ko siya, inaatid ko siya sa work niya. And this time, hindi siya tumatawag. Supposed to be last Sunday, tumatawag siya. So, nag-aalala ako ganun na kahit na alam ko na he's already in that stage na alam na niya yung mga dapat niyang gawin. Pero bilang isang magulang pala, ano pa rin, nandun pa rin yung ano yung pag-aalala mo sa mga anak mo kapag hindi mo sila kasama. Si Wedge naman, kasi hindi ako nga nakaka-uwi. Eh, siya lang mag-isa dun sa bahay. Pero meron siyang pamalo. Meron siyang tambo dun sa ano. Pag natutulog siya. Well, I trust the Lord, no? Na maliban doon sa panalangin ko sa kanila na yung protection ng Panginoon, I entrust them to the Lord na ang Panginoon ang mag-ingat sa kanila. Kaya yung prayer mo at saka yung pagtitiwala mo sa Panginoon, it is your ano yung anxiety mo o yung fear mo. So yun yung mga ano at present yun ang mga na nararanasan ko na sabi ko nga, nung pumunta ako sa Africa, eh, hindi ko alam yung mga tao doon na hindi mo alam yung mga pupuntahan mo. Pero sabi ko na I cannot imagine na I was able to face yung mga ganun na strange things and dangerous places and people. And yet, dito lang sa
sa malapit, sabi ko, sa pamilya ko, eh, nagkakaroon ako ng parang yung fear. Kaya sabi ko, eh, and I thank God, no? Yung panalangin natin sa Panginoon at yung pagtitiwala natin sa Kanya. Iniibsan niya yung ating mga ano, yung mga takot natin, yung fear natin. Praise God. Yun lang po. Marami pa eh, kaya yun lang muna. But God is good. Amen. Amen. Pero kung titingnan po natin si Paul na yan, tsaka si David, kumbaga lodi na yan mga pagdating sa faith, di ba? Pero kita mo yung kanilang human side talaga na ibig sabihin eh, parehas lang tayo. Eh, si Paul, eh, in persecution niya kasi malupit. Ito naman si David, eh, hindi ko alam kung ito yung anxiety niya ng siya ay pinipersecute ni o pinapapatay ni King Saul, o ito yung anxiety niya na ay siya ay hari na. Diba? Pero kahit ano pa man doon, eh, talagang mataas yung anxiety level niya. Sa na-experience ko, nakaramdam ako ng anxiety nung pagpasok ko ng La Filnas nung March 2020. No, kasi uncharted water sa akin, wala akong kilala. Tapos pandemic pa. Yung anxiety level ko na doble dahil nag-pandemic. No, so, syempre, inaalala mo saan mo dadalhin yung bangka. Parang ganun. Baga, ang laki ng responsibility sa balikat mo. And everybody's looking at you. Na parang, saan mo kami dadalhin? Parang ganun. So, yung para sa isang leader, yung karga ng anxiety sa'yo, ang bigat. Parang ganun. So, kaya dapat matuto tayo dito sa psalm, no, sa awit ni David, na talagang ipagpasa Diyos. Kasi sabi niya, I sought the Lord, no, kumbaga hinanap niya muna yung Panginoon. Dito pumapasok yung seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you, no, sa Matthew 6:33. Ang maganda doon, sinabi niya, I sought the Lord at pinakinggan niya ako. Diba? Yun ang maganda sa Diyos, may assurance eh. Tapos, no, inilayo niya ako sa lahat ng aking mga takot. He delivered me from all my fears. No? Kumbaga, yung assurance nandun. So, okay bang karamdam ka ng takot? Normal yun eh. Pero yung manatili ka sa takot, yun ang mali. Diba? So, halimbawa, mag-exam ka, estudyante ka, finals na. Okay lang bang kabahan ka? Okay lang yun. Mas matakot ka pag hindi ka kinabahan eh. Di ba? Yung baga, okay lang yun. Pero yung lagi kang kinakabahan, lagi ka natatakot, pangit mag-stay dun. Kailangan na yan, ibigay mo siya sa Panginoon para ma-overcome mo yung fear. Kasi minsan, kahit tayo, i-overcome natin yung fear. Minsan, mahirap gawin. Yung baga, hindi tayo capable. Yung baga, only God can give us peace sa puso natin pag tayo natatakot. Siya lang. Kaya kailangan matuto tayo mag-surrender sa lahat ng nagdadala sa atin ng anxiety sa buhay. Trabaho, pag-aaral, yung mga deadlines, no, mga exams, mga problema sa bahay, mga kung ano-ano pa. No. Even ministry can give us anxiety. Ano yun? So, yeah, ibigay natin sa Panginoon. How about the others? Magtawagan na, teacher. Si Tita Pepot po. Ako, Pastor, pagdating sa fears, marami akong fears. Pero so far, marami na rin nawala. Kasi nga, trust lang talaga kay Lord. Kasi wala naman tayo makakapitan kundi siya lang. Lately ang fears, marami akong fears kasi nga yung kagaya yung darating kong surgery, pero I trust the Lord na siya ang bahala sa doktor, siya ang bahala sa amin after the surgery, paano kami ni Stephen dahil matagal pa darating si Faith, but I trust the Lord na makaka-recover kami, makaka-survive. Tsaka nung nawalan ako ng trabaho ng July, yun ang talagang fear ko kasi paano yung mga bills, apartment, natatake at nakaka-survive naman.
nagpo-provide naman si Lord. Yung pabayad sa apartment, ginagamit ko yung pension. Yun. So, I know the Lord, hindi naman niya kami pababayaan, basta tiwala lang. Lahat, ibitataas lang natin sa Kanya. Yun lang po. Amen. Yun daw yung mahirap na fear. Pag tayo daw ay no fear. Pero ano, ang Diyos eh, sapat. Kumbaga, manalig tayo. Maging tapat tayo sa ating tithes and offering. Tapos, maging tapat tayo sa Kanya. Bigay natin sa Kanya. Lahat-lahat, no? Kumbaga, ang Diyos hindi magkukulang pagdating na sa pagpili niya. Ako, subok na. Subok ko na yan. I-follow up po ako, Pastor. So, ayun nga po, after po nung, ano, kung babasahin po natin ng buo yung Psalm 34. Okay. Ibabasahin ng buo, ay forward ko na po. Yung na-discuss na rin din po natin sa mga previous devotion natin, yung Psalm 34 verse 8, na pinatutunayan ni David na sabi niya, "Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him." So yun nga po, yung kagaya po nung sabi niya. Si Lord po ay magpo-provide. Taste and see. Opo. Man. At kitain. Mga Anastasio, meron kayong gusto nga idagdag? Experience mo na anxiety yung na hit and run po ako. Ay, oo. Hindi yun. Apo, so nung nabali po yung arm ko, hindi ko po alam kung magagalaw ko pa po ba siya, kung makapag-gitara pa ako, So, habang po nasa hospital, nagpa-pray na lang po ako. And then, kailangan po mag-antay ng 2 days before po ako mas surgery kasi po inuuna po yung mga emergencies. So, tagal ko po nagpa-pray. 2 days po ako pray ng pray. And then, praise God na magaling po yung doktor na successful po yung surgery. Then, nagagalaw ko na po yung arm ko. So, kailan nangyari yan? 4 years ago po, December 14. Oh, anniversary. Birthday ka pa pala. Birthday mo pa pala yun. Katatapos lang po nung birthday ko. Yeah. A week after no po na hit and run. Yeah. Hindi na nahuli yung nakaano sa'yo. Hindi na po. Kasi po yung mga CCTV, ano po, eh, gabi po eh, marami pong puno. Tsaka po residential area. So di na po nahuli. Hey, the vengeance is the Lord. Yung nga po yun lang inisip ko po. Na pinagpipray ko na lang po na sana yung kung sino bang gumawa nun magbagong buhay na. Tandaan nyo, basta naka-hit and baka basta nakasagasa kayo, nakabangga kayo, wag na wag kayong tatakbo. Ang magharapin nyo, kasi mas matindi ang parusa pag tumakbo ka, kahit na hindi mo kasalanan. Tapos tumakbo ka, you fled the scene, mas ikaw pang hahabulin ng batas. Yo, kaya pag na nakatabig kayo, nakano, huwag niyong tatakbohan. Harapin niyo na lang pamaga. Yeah. Hindi naman binubugbog dito pag nakasagasa. Sa Pilipinas lang uso yun, di ba? Kaya tuloy tumatakbo yung nakano kasi bubugbugin ka nung mga taong bayan. Yeah, pero ano yun, painful experience physically, emotionally, mentally, psychologically, matotorture ka kasi di mo alam. Anxiety level mo talaga mataas. Hindi mo alam kung magagalo mo pa yung kamay mo. Eh, importante pa naman. Kanan ka ba, bro? Kanan ka. Po, kanan po eh. O, kanan pa. Diba? Ano yan? Kumbaga, yung kanyang primary na arm, na hand. So, pang trabaho yan, pang buhat, pang ano. Apo. So, talagang mataas yung anxiety level. Anybody else? How about you, Alizamer? Ha? Ano po, marami po. Isa lang. Pero isa po sa mga ano is about sa yung ups and downs.
Kasi although na nakaranas po ng down, you will also experience ups. Parang roller coaster, the down ka tapos mag-up ka. Pero ang pinaka-hate ko po talaga is yung pagkatapos mo sa taas, bigla kang didiretso sa baba. Mm. Parang walang takas po. Mm. So, ano, one example po is yung sa school. Mm. Although I didn't start great when I was younger. Pero naranasan ko po yung pa-up. Mm. And then, yun po, transitioning to college, having a hard time to adjust. Mm-hmm. Kasi iba yung platforms na ginagawa, tapos iba yung kung paano yung process ng ganito at ganyan. Mm-hmm. So, naka-experience ako ng down. And yung hindi ko gusto yung process. Mm-hmm. So, yun nga, yung katulad nung napansin niya, minsan natutulala ako. Mm-hmm. Tapos, pero nakakatulong naman po yung kinakausap ko ni Ate Cled about nga sa college yung experience niya. Tapos si Ate Rachel, nagsisend ng mga inspirational videos. Tapos kayo din po nag-text po kayo sa akin. Hanggang, ano po, yung parang ano, ironic nga po kasi in the past, nung hindi ko pa nararanasan itong down na to, parang naisip ko na it's fine to make mistakes because it means there's space for improvement. Pero mahirap po pala pag ano, yung nararanasan mo na. Mm. Parang ang hirap isip sa mind mo kasi parang ang may isip mo po talaga is what am I doing wrong? I was doing great. Mm. Bakit kailangan kong mag-down again? Hindi ba pwedeng I can just do like average or like good or great. Parang gano'n. Tapos, ano po, yun, nagpapa-prayer request po ako. Dati, nag-rant ako sa Instagram. Sa yung parang private lang, parang close friends lang. Pero, nung nag-attend po ako dito sa church na to, inano ko po is, instead of ranting, why not ask for prayers instead? Tapos, yun nga, nakita ni ila Ate Rachel, tapos si Ate Cled. Then, I think ang gusto lang ni Lord na iparanas sa akin is yung acceptance. Acceptance na, yes, I made several mistakes and I just need to learn from it and get back on my own feet. Tapos, nakapit lang sa faith. Kasi I think I noticed na yung, di ba po pag nakakampante, parang less mong ninineed si God. Maybe I need to, this is the time that I need to call for him, seek him again, and then, you know, kapit lang po sa kanya more. And, yun po. So, ngayon po, nasa process po ako na tinatry kong i-let go, just accepting yung na I need to experience this. Although it's unpleasant. It's unpleasant. Tapos, yun po, usap po sa mga ka-church and then prayers po. And then, ako din po, at the same time, nag-pray din po ako. And learning from it and praying na strengthen ni God yung faith ko. And yun po, yun yung prayer experience ko. Amen. Amen. And i-share ko lang, sabi dito na sulat ko dito. Sabi dito sa James 1:2-4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Yeah. So, bagata si James, no? Parang nakakaloko ka ba, James? Kakaroon na kami ng anxiety, consider it pure joy pa rin. Pero sabi niya, ako, matuwa kayo kasi yan ang hahasa sa inyo. Diba? Kumbaga, matitest ang inyong pananampalataya. Yung pananampalataya nyo, mako-convert yan sa pagtsatsaga. Diba? Tapos yung ano, yung pagtsatsaga, no, yun yung tatapos para kayo maging mature at kompleto na hindi daw nagkukulang sa lahat ng bagay, no. So ibig sabihin eh, lahat ng pinagdadaanan natin,
it will make us stronger. Diba? So talaga naman na ang buhay ay painful eh. At saka madaming ups and downs, twists and turns. Pero ang mabuti, meron tayong Diyos. At meron tayong mga churchmates. Ako ko siguro kung walang church, marami siguro akong maling desisyon sa buhay, or maaring wala ako sa Panginoon ngayon, or alam yun, maaring makasarili pa rin ako. Kasi the church reminds me na kasi pag nakikita ko yung buhay ng ibang mga taga-church, na-encourage ako yun na mag-move talaga forward. Diba? Kasi kung iba nga na pagtatagumpayan nila sa Diyos, di ba? So it's very encouraging. Yeah. So let's be encouraged na dadaanan natin at pagdating ng panahon, tatawanan lang natin lahat siya. Di ba? Yeah. Anybody else? Kita Amy, meron ka? Opo. Ang fear ko po yung silang best na ako na hospital eh. Dalawang surgery sa heart. And then heart attack pa ako, ganyan. Ang fear ko po yung ayoko na pong ma-hospital. So every time na makakaramdam ako ng nasusobrahan ako sa paggawa ng hindi ko dapat gawin, yung mga trabaho na magbibigat, yung ganyan. And then, nahihirapan akong huminga, kailangan kong magpahinga. Yung, andun yung fear. Ayoko na talaga mag-ospital. Sabi ko, pag may mangyari sa akin, huwag nyo na akong dalhin, ha? Ayoko na mag-ospital. Yun po yung fear ko. So, hindi pa maalis yun eh. Basta, hindi ko alam kung paano aalisin sa yung fear na yun. Titiwala na lang ako kay Lord na sana gawin niya akong malakas na hindi mangyari sa akin ulit yun. Yun, tiwala na lang. Tuwing may nararamdaman akong hirap, masakit, ganyan. Inulit-ulit ko na lang yung Isaiah ba yun? Isaiah, by your stripes, I'm healed. By your stripes, I'm healed. Isaiah 40 yata yun. Parang ganun. Hindi ko matandaan. So yun po, yun na lang ang ko. Yun ang fear ko, yung ayoko ng hospital. Yung, ang hirap kasi doon, araw-araw tusukin ka. Araw-araw, nandyan yung mga manananggal, kukuha ng dugo, ganyan. Ay, nako. Yun na lang po. So, taga-kuha ng dugo, Ate Amy, manananggal. O mga manananggal, kumukuha ng dugo. Yun. Galing din ako dyan sa manananggal na yan. Ayoko pag dumarating na sila. Diyos ko, pwede ba? Ang sakit-sakit. So, ayun, tiwala na lang ako sa Diyos na sana maging okay ang health ko. Ganun. Yun po. Yes. Asan na si Pastor? Hello, hello. Sorry po. Manik. Sabi dito, Isaiah 53:5, but he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him. And by his stripes, we are healed. Yeah. May nagmumutok dito sa tabi. Parang may natutulog. May nagmumutok. Wala yung biyahe. Nagkailigin lang po ng energy para tomorrow. Kaya minimute ko yung ko eh. Anybody else? Bakit humilik ba si Pastor? Hindi.
Unahan niyo na lang. Lima lang naman kami dito eh. Walaan nyo na lang sa kanilang apat kung sino. may nagmumotor. Okay. Sige, manalangin na tayo. Okay, let's pray. Hallelujah. Let's start to pray. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, we praise you, Lord God. We praise your name, Lord. We just want to lift up your name, high, Lord God. We acknowledge that you are the Prince of Peace, Lord God, in our lives. You are our King of Kings and Lord of Lords, Lord God. Thank you for the salvation, Lord God, and you are worthy to be praised, Lord God. Lord, if there's any sin in our hearts, Lord God, na naisip namin, nasabi namin, nagawa namin, humingi po kami ng kapatawaran ngayong gabi na ito, Panginoon. Linisin niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Magbigay tayo ng konting segundo para sa bawat mga personal na ating paghingi ng tawad sa Panginoon. Let's pause for a while and let's talk to God personally. Na nagpapasalamat kami sa lahat ng mga pagpapala mo sa amin, mula sa aming kinakain, sa aming mga damit, sa aming mga bahay, sa aming mga trabaho, sa sweldo namin, sa lahat ng mga binibigay sa amin na ginagamit mga tao para pagpalain kami. Mga opportunities, Panginoon, job opportunities, sa paglayo mo sa amin sa COVID-19, nagsusurvive kami dahil sa iyo, Panginoon. Lahat siya, nagpapasalamat kami, Panginoon. Mga sumusunod, Panginoon, ay hinihiling namin na panalangin, Panginoon, na inyong pundinggin. Alam po namin na bago kami manalangin ay sinagot niyo na po ito. Let's start praying about our general prayers. Let's ask Sister Addison to lead us. Lord God, salamat po sa lahat ng mga blessings na binigay niyo po sa amin. Salamat po dahil pinoprotektahan niyo po kami ng banal na dugo ni Jesus Cristo sa bawat gawain po na amin sa loob ng bahay, sa labas mo po ng bahay. Palagi niyo po kaming ginagabayan sa sa mga gagawin namin, halimbawa sa trabaho, pag-aaral, o sa pag-aasikaso sa pamilya po namin. And Lord, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin, isip, salita at gawa, Lord God. And we praise you and we honor you. Lord, we pray na gabayan niyo po yung mga tao sa Philippines from the storm, Lord God. Protektahan niyo po sila na manatiling matatag po ang mga bahay nila, na we believe that you will provide for them, Lord God. Provide niyo po sila ng pagkain, ng mga necessities po ng pang-araw-araw, Lord God. And that you will keep them safe. You will always be there for them. And then you will make them feel, Lord God, na pinoprotektahan niyo po sila, Lord God. And pagpapray din po namin yung sa mga tornado victims in Kentucky at saka sa shooting in Michigan, Lord God. Pray, Lord God, na yung mga biktima, Lord God, kung nakaligtas man po sila, salamat po, Lord God. And we pray, Lord God, na magiging maayos po yung recovery po nila. Kung may trauma man po, you will heal that, Lord God. And yun sa mga other victims pa po, Lord God, we pray, Lord God, na maging
na kayo na po bahala po sa kanila at sa mga pamilya po nila, that they're able to cope with this situation that they've encountered, Lord God. And we also pray for the pandemic, to for all the COVID-19 patients, Lord God, and vaccinations for the kids, boosters, Omicron, Lord God. We pray, Lord God, na gagabayan niyo po itong mga tao na to, Lord God, with healing and receiving vaccines, Lord God, na hindi maghamali yung mga nurses or kung sino man ng magtuturo sa kanila ng vaccines, Lord God. And tama po yung vaccines na may tuturo sa kanila. Yung mga side effects po, Lord God, protektahan niyo po sila. And pati po sa boosters, Lord God, na walang malalang side effects, hindi po sila mahihirapan mag-recover. We also pray for racism, Asian hate, BLM, KKK, and prejudice. Bigyan niyo po, Lord God, ipuhin niyo po ang puso ng bawat tao, Lord God, na magmahalan na po ang lahat, na tanggalin niyo po ang hate sa puso nila kung meron man po silang naranasan na hindi maganda, or if it's just idealism or whatever pong na-create sa mind nila na mindset, Lord God, na hindi maganda, Lord God. We believe that nothing is impossible with you, Lord God. Babaguhin niyo yun, Lord God. And that they will, that there will be an acceptance, Lord God, na there will be a point na everyone will meet in the middle, Lord God, and accept everybody and love everybody. We also pray for politics, wars, economic recovery, gas price, immigration, PHL election, West Philippine Sea, Lord God. We pray, Lord God, na i-clear niyo po ang minds ng mga nasa political government, ng mga nasa posisyon, Lord God. I-clear niyo po yung mind nila, Lord God, na we pray, Lord God, na hindi sila mabulag ng anger or greed. Tanggalin niyo po lahat ng mga sinful traits na meron sila or sinful mindset kung na-implementyahan man sila ng mga ka-politics nila or family or whoever around them, Lord God. Baguhin niyo po ang environment nila. Yes. Na to the point, Lord God, na maniniwala sila sa iyo at kakapit sila sa iyo, Lord God. We pray, Lord God, na maging clear yung mind nila and that walang war na magaganap. Economic recovery will go and move on smoothly. Gas price won't increase, Lord God, na kayong bahala sa economy namin at sa other countries, Lord God, and for the immigration, na everything will go smoothly sa pag-process ng passport and traveling, Lord God, and kahit ano man paperwork, Lord God, everything will be resolved this year, next year, Lord God. Amen. Mapapabilis lahat. Yes, yes, Lord. For the elections in the Philippines, Lord God, tanggalin niyo po yung corruption, Lord God, paunti-unti, Lord God. Matatanggal din po yung mga greediness ng mga Pilipino man or other ethnicity sa countries, Lord God, dahil lahat naman ng countries may greediness, Lord God. And pati sa West Philippine Seas, Lord God, we pray for that as well, and for the spiritual revival, peace for Jerusalem, Great Commission, missionaries around the world. We pray, Lord God, na magkaroon na ng peace sa Jerusalem, and then revival po, Lord God, for all the people who know you and do not know you, Lord God. Kung if we already know you, Lord God, we will have this passionate fire burning in us, Lord God, mas lalo pa po. And other yes. people will get to know you, will believe in you, and they will know you as their savior, Lord God. And because of you, they will be saved. Yes. We also pray for the missionaries around the world, Lord God. Kung nararanasan man po nila ang, kung may nararanasan po silang hatred, Lord God, or life-threatening, Lord God, we pray that you will always be there for them. You will look after them. You will cover them with your wings. Yes. Na hindi po sila masasaktan ng mga taong gustong manakit sa kanila. Bubulagin niyo po lahat ng mga gustong gumawa ng masama sa amin or sa kahit kanino pong naniniwala sa iyo at magnanatiling faithful sa inyo, Lord God, na walang
touch po sa amin ng hindi maganda, Lord God. Kung may iniisip man silang hindi maganda or kung may gagawin man silang maganda, tatanggalin niyo po lahat ng mga balak nila yun at hindi sila magtatagumpay, Lord God. And Lord, for our families, Lord God, keep guiding us na lahat po ng roots, Lord God, ng aming relatives, kung hindi man po sila pa nakakakilala sa iyo, Lord God, we pray, Lord God, na makakilala sila sa inyo at magiging born again po sila, Lord Jesus, na you will soften their hearts. They will start to believe in you and hold on to their feet, Lord God. And we believe, Lord God, na lahat ng bagay, there is no coincidence. Everything is part of your plan, Lord God. Kung nahihirapan man kami ngayon, katulad nga sa sabi ni Pastor Jeff, Lord God, in the end, we will rejoice in your grace, Lord God. Amen. In Jesus' name, amen. 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 Thank you to pray for the Church of the Nazarene. Thank you, Allison. Let's continue for unity in Los Angeles First Church of the Nazarene. Let's pray for the entire Church of the Nazarene to be led by Sister Reja. Lord, maraming salamat po sa araw na ito na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat po sa gabing ito na sama-sama po kaming nananalangin para sa mga tao at topics na ito, Lord. At kiniklaim na po namin ang mga ito na sinagot niyo na po ito, Lord, bago pa po kami manalangin. Lord, patawarin niyo po kami sa mga bagay na ginagawa po namin na hindi kalugod-lugod sa inyo, O Lord. Kaya nadulog po namin ang mga general superintendents, Duarte, saglit lang po, Graves, Music, Crocker, Shambo, and Sunberg. Maraming salamat po na binigyan niyo po kami ng mga leaders sa Nazarene, O Lord, at i-bless niyo po sila. Gabayan niyo po sila every day, lalong-lalo na po sa mga plano nila, lalong-lalo na po sa next year, O Lord. Will niyo po siyang mangyari sa mga plano ito. Pinapanalangin din po namin si Pastor Greg Garman. Alam po namin na marami pa siyang plano sa amin, sa mga congregation, sa bawat congregation, O Lord. At i-bless niyo po siya at ang pamilya niya. Pinapanalangin po namin yung mga senior pastors and associate pastors. Kasama na rin po yung board. Starting with Sister Girlie, Lola Pe, Tita Minda, Tita Pepot, ako po, Lord. Isama ko na rin po si Pastor Jeff, Pastor Bert, Pastor Bong, Pastor Tin, Pastor Ray, Pastor Kled. Maraming salamat po sa mga buhay ng taong ito, Lord. At nagigamit niyo po sa church po namin. At maraming salamat po na patuloy po kaming lumalago. Dumadami po kami sa church. Alam po namin na ang bawat tao na ito ay may mga desires ang puso nila sa pamilya nila, sa health nila, Lord, sa church. And alam po namin at kiniklaim na po namin na ibinigay niyo po na yun. At ang kalooban niyo po ang siyang mangyari sa mga buhay at sa puso nila, O Lord. Pinapanalangin din po namin yung English congregation, yung South Korean and North Korean. Alam po namin na yung prayer request po nila ay dumami pa po sila. Pinapanalangin po namin na sa year 2022, Lord, gamitin niyo po ang bawat congregation na matulungan po ang mga yung English, North Korean, and South Korean para po sila din po ay lumago. Pinapanalangin po namin yung Spanish congregation na pinangungunahan po ni Pastor Juan and Lina. I-bless niyo po sila. Alam po namin na marami po sila. Pangunahan niyo po sila every Sunday at sa lahat ng activities na ginagawa po nila. Pinapanalangin din po namin yung MCB staff, starting with Sister Star, Curtis, Nick, Charles, and Maynor. Maraming salamat po sa buhay niyo dahil tinutulungan po nila kami para i-maintain church po natin, yung church po namin na Nazarene sa LA, O Lord. At pinapanalangin po namin yung school sa city, na Citizens of the World Charter School Silver Lake. Pangunahan niyo po sila, yung mga principal, yung mga teachers, and yung mga estudyante.
Ingatan niyo po sila, lalong-lalo na po sa COVID, yung mga bata, yung mga nagpa-vaccine and nagpa-booster shot, oh Lord. Layo niyo po sila sa anumang sakit. Pinapanalangin din po namin lahat ng Pinoy pastors and churches like Covenas and New Hope Nas. Hindi po namin maisa-isa yung mga churches, Pinoy churches sa buong mundo, pero alam po namin na gagamitin niyo po sila mightily para po maabot po namin yung mga kapatid po namin na hindi pa po nakakakilala sa inyo. In Jesus' mighty name we pray, amen. Amen. Complete healing, provision, comfort and peace for the following people to be led by Brother Jairus. Dear Heavenly Father, we come before you today because you are the great physician, Lord. You promised us to come to you in times of illness, fear, and anxiety, Lord. We ask for forgiveness, Lord, sa lahat po ng mga bagay na ginawa namin na nagsiseparate po sa fellowship namin sa inyo, Lord, and sa aming mga ministry, Lord. At sa lahat po ng mga nasabi namin na hindi kalugod-lugod sa inyo at mga nagawa po namin, Lord. Kami po ay nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pagpapakita ng inyo pong kapangyarihan, Lord, sa lahat po ng mga pinag-pray namin na napagaling na po, Lord, at sa mga pagagalingin mo pa po, Lord, na kami po ay nagpapasala. Humihingi po kami ng favor muli sa inyo, Lord, para po sa mammogram ni ating kapatid Mayaw, Lord. We pray for positive results in her favor, Lord. I-cast away mo po yung fever sa katawan po ni Ate May Tumayaw, Lord. And wag mo na po itong hayaang mag-spread pa po sa kahit kanino man po sa kanilang bahay, Lord. Bigyan mo po siya ng lakas ng katawan para i-battle po itong sakit nito, Lord. And we pray for Sister Amy for a stronger heart, Lord. Bigyan mo po ng lakas yung mga muscles na para po tumalay pa po ang ng mabuti yung mga ang dugo at tubig sa kanyang katawan, Lord, para po patuloy pa po siyang makapaglingkod sa inyo, Lord, yes, ng mas mahabang mahaba pa pong panahon, Lord. Ganyan din po si Sister Pepot, Lord. We pray for complete healing, Lord. Kayo po ang magbigay ng lakas sa bawat cells po sa kanyang katawan, Lord. I-battle po lahat ng mga kasakitan po, Lord. Nagbibigay po ng distraction sa kanyang katawan, Lord. Kayo po ang magpagaling sa kanya, Lord, dahil patuloy po siyang gamitin sa aming church para po sa mga ministries na kanya pong pinagsaserban, Lord, and saka ganyan din po sa board, Lord. And then we pray for the swallowing problem of Mrs. Krieger, Lord. Kayo po ang humawak po sa kanyang dila, Lord, sa kanyang throat para po mapaayos po ang kanyang pagkain, Lord. Ganyan din po kay Pastor Bert para po sa kanyang mga veins, mas saka po yung recent fall niya po, Lord. Pagalingin niyo po yung mga muscles niya, Lord, para po patuloy pa po niya kayo mapaglingkuran, Lord, at ma-spread pa po, mapalaganap pa po yung mga ang inyong ang salita ng Diyos, Lord. Ganyan din po si Hosea Angeles, Lord, for fever. Pagalingin mo po siya sa kanyang fever, nasugat po sa kanyang tuhod, na gawa po ng accident, and ganyan din po yung compensation, Lord. Kayo po ang mag-provide, Lord, sa lahat po ng mga nararapat pong compensation na dapat niya pong makuha, Lord, sa accident na to, Lord. Alam po namin, Lord, na kayo po ang yung magbibigay ng magpo-provide po, Lord, sa mga ganito pong pagkakataon, Lord, sa dahil po ito yung pinangako niyo po sa amin. And then ganyan din po si Elsa de los Reyes na may gallbladder stones, Lord. Kayo po nawang magtunaw sa mga gallbladder stones nito, Lord, para po maging maganda po ang kanyang digestion sa kanyang katawan, Lord. At ganyan din po para may palaganap niyo po sa iba, Lord, kung paano niyo po siya pinagaling, Lord. Pati po si Lola Pedumok, Lord, pagalingin mo po ang kanyang
sis sa kanyang kaliwang mata, Lord, dahil po kailangan niya po ito, Lord, ang kanyang mga mata, Lord, para patuloy po niya kaming mabigyan po ng patuloy niya pong mabasa, Lord, yung mga word ninyo po, Lord, every Sunday, Lord. And then yung lumps po sa lumps po kay Sister Wina, Lord, kayo po nawa din ng magpawala po sa mga lumps na ito, Lord. And then si Leonila Samson and Juanito Feliciano po na may dementia, Lord. Alam po namin na ito po yung mga chronic illness, Lord, na sinasabi po nila ay wala na po nakagamot, pero alam po namin na walang imposible po sa inyo, Lord. Amen. Great physician, Lord, and every yes, do miracles, Lord. Every yung mga kasakitan po, Lord, na noon po ay hindi nagagamot, ngayon po ay nagagamot, Lord. At alam po namin na ito pong mga sakit na ito, Lord, kayo po ang magpapakaling, Lord. Ganyan din po kay Danny Munoz, Jennifer Feliciano, may problem po sa kanilang mga kidney. Pagalingin mo po ito, Lord, para mas marami pa po itong mapilter na dumi sa kanilang katawan, Lord. At ganyan din po, lahat po ng mga taong ito, Lord, gamitin mo po sila, Lord, para ipakita po sa iba, Lord, na kayo po ang tunay na nagbibigay ng mga galingan po, Lord. At ginagamit mo po yung mga doktor po na nagbibigay po ng mga gamot sa amin, Lord. At knowledge. Yes. In His name we pray. Amen. Let's continue for to pray for complete healing to be led by Father Adlin. Yes, Lord God. Lord, we just claim your word na binasa po namin from the book of Isaiah, Lord, that by your stripes we are healed, Lord God. We claim it and we believe this word, Lord. And we pray for Stephen, yung bunion surgery on February, Lord God, mag-successful, Lord. Si Lourdes Roaldo, healing. Corazon Pineda, yung sisa ears. Robert Marco, fluids in lungs. Tess Donio, kidney failure. Adolfo Bugayong, recovery. Lourdes Alcaraz, knee pain. Jasmine B, hips. Elsa Villaflor, severe back pain. Mia Costa, back pain. Alice Addenbrook, healing. Abundia, recovery. Lord, kung ano man po mga karamdaman, any sickness, disease, Lord God, we just rebuke this in Jesus' name. And we pray for healing, 100% recovery, Lord God, na maging functional po ang buong katawan nila. Yes, Lord. In Jesus' name, Lord God. Yes, Lord. Alam niyo po ang pangatawan po nilang lahat, Lord God. Ano niyo po ang mga pangangailangan po nila. Yes. May you give them provisions, Lord God, na financial na kailangan po nila sa kanilang medications or pang-hospital or ano po yung pangangailangan nila, Lord God. We just believe that you will be there, Lord God, to provide, Lord God. For you are our provider, Lord God. You are our healer, Lord God. And Lord, salamat po dahil dinining niyo po ang aming panalangin na sila po ay gagaling na po at magiging future living testimony po sila ng inyong kabutihan at inyong kapangyarihan, Lord God. Lord, maraming salamat po sa mga buhay nila. May you use them for your glory in Jesus' name. Amen. 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 Let's continue to pray for complete healing from cancer to be cured by Caesar. Okay. Hallelujah. Panginoon, andito po ulit kami sa iyong paanan, Panginoon, humihiling, Panginoon, ang mga matiram po namin, O God, na may mga sakit sa cancer, Panginoon, Lord God. Ngunit bago man kami makahiling sa iyo, Panginoon, ay patawarin mo muna kami sa aming mga kasalanan, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord God, for providing our needs, Panginoon, O God. Lord, tinataas po namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatiran, ang may mga kaibigan, Panginoon, na may mga cancer, Panginoon. Alam niyo po, Panginoon, na ang cancer, Panginoon, ang pinaka-dreadful disease, Panginoon, na napakahirap po sa pasyente, Panginoon, maging sa pamilya, O Lord God, ang dinaranas po nila, Panginoon, O God. Thank you, Panginoon, O Lord God. Tiyan lang. Naglobat ako, sandali na. No. Hindi ko lang sandali yung kwan.
Ano ba? Si Lola. Oh, Lola. Balik. Zoom. Okay. Ito na. Panginoon, tinataas po namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan, mga kapatiran, Panginoon, na may cancer, Panginoon. Si Alec po, si Vina, si Zenith Sarabia, si Elaine, si Beth Bukalan, si Aisa Madlangawa, si Angie Gulden, si Regina Crowley, si Mila, si Lynn, si Danielle, si Sheila Tulipat, si Don Richelia Torres, ang husband po Dayan at si Mike C. Lord God, ikaw po Panginoon ang aming dakilang manggagamot, Panginoon. Amen. Stripes, these people will be healed, Panginoon. Bigyan mo sila ng lakas ng loob na harapin ang kanilang mga karamdaman, Panginoon, at magtiwala sila sa inyo, Lord, sa kagalingan at sa mga doktor na magpapagaling sa kanila. Amen. Yes. Salamat po, Lord God. At sa news na yun, Panginoon, ay narinig namin na meron ng gamot para sa breast cancer, Panginoon, o Lord God. Panginoon, dalangin po namin na hindi lang po breast cancer ang magkaroon, Panginoon, na makapag-invent sila ng gamot, Panginoon, maging sa ibang pang-cancer, O God. Yes. Lord, sa lahat-lahat po ng dinaranas ng aming mga kapatid na may cancer, Panginoon, O God, tulungan mo po sila, palakasin, Panginoon, ang loob nila, ang katawan nila, O God, sa gamutang ginagawa sa kanila, sa mga chemotherapy, radiation, Panginoon, O God. Ito po, Lord, ang malalay sa kanila, Panginoon, na huwag silang mawala ng pag-asa, Panginoon, dahil andyan ka, Panginoon, na magpapalakas sa kanila, Panginoon, O God. At i-provide mo din, Panginoon, ang financial, Panginoon, provision, Panginoon, sa kanilang gamutan, Panginoon, O God. Lord, lahat po kami, Panginoon, ay hiniling sa iyo, Panginoon, sa lahat ng aming mga karamdaman, Panginoon, ikaw din po ang maging manggagamot sa lahat, Panginoon. We trust you, Panginoon. We entrust to you our bodies, O Lord God, na hindi mo, kahit man mahina kami, Panginoon, pero ikaw, Lord God, ang aming Diyos na malakas, Panginoon, at yun ang pag-asa namin, Lord. Thank you, Panginoon, sa kagalingan, Panginoon, na alam namin na pinangako mo sa amin, O God. Amen. That yes, by Lord. Your stripes we are healed, Panginoon, O Lord. Thank God. You, Jesus. Thank sa lahat you, Lord. Ng mga may cancer, Panginoon, from the top Thank of their head, Panginoon, to the yes, tip Lord, of their right toe, now, Panginoon, in the name of Jesus. Toe, yes, Lord. Grant healing, Panginoon, in Jesus' Amen. Name. Amen. Thank Lord, you, God. Salamat po, Lord God, na pwede kami magdasal, Panginoon, para Amen. Sa magagalingin nila. Dahil ito, Lord God, yes. ay parating yes. ang piligtaan ng Lord God. Thank you, Jesus. Lord. Thank you, Jesus. Gagalingin mo silang lahat. Amen. Thank you, Lord God. Amen. Thank you, Tita Amy. Let's continue to pray for personal supplication. Sister Pepper. Heavenly Father, we praise and thank you, Lord, for granting all our answers to our prayers, O Lord. But first, I ask for forgiveness kung meron po kami pagkukulang sa inyo. Minsan, nanghihina po kami, Lord, magbasa na inyong salita, magdasa, lalo pag dumarating ang mga problema, Lord. But I know, Lord, hindi niyo po kami iiwan, hindi niyo po kami pababayaan, at patuloy niyo po kami gagabayan, Lord. Lord, I lift up to you this special favor, request, for Rager, Lord, she is about to take the exam para sa kanyang NCLEX, O Lord. I pray, Lord, that you will also give her the wisdom, presence of mind, tulad po ng
ibinigay niyo kay Jairus, O Lord, ibibigay niyo rin po ito kay Rachel. Ito po ay, Lord, ay kukunin niya, hindi lang po para sa kanya, kundi para po sa kanya mga anak, sa kanya pong pamilya. And I know, Lord, she wants to serve people, O Lord. Kaya, Lord, kailangan niya po ito, exam na to, and I know, hindi niyo po sabibigin, Lord. You will answer her prayers, O Lord, na makapasa sa NLEX na ito, Lord. I will pray for Cled. Nagkakaroon din po sa Lord kayo ng low school hunting, O Lord. I pray, Lord, na you will give her the direction, Lord, kung ano pong school ang makabubuti sa kanya, ang right school para sa kanya, makapagbibigay sa kanya ng tamang mga lessons, O Lord, tamang practical application na i-guide po siya, Lord, para maituloy niya po itong kanyang low course, O Lord. At sana po, Lord, huwag siyang huminto kung sakaling mag-umpisa na siyang kunin itong course na ito, Lord, ituloy-tuloy niya at makatapos ito dahil magagamit niya rin po ito, Lord, para sa kanyang personal na fulfillment, gayon din para po makatulong sa kanyang pamilya, O Lord. I pray for Anastasio Madrid para Santillan Ikoy for new home, Lord. I thank you, Lord, nakakuha na po ng bahay sila, Jairus. And I know, Lord, this house is not just a house, but it will be a home. They will open it to people, especially those whom they can share the word, O Lord. At gamitin niyo rin po sila, Lord, sa neighborhood nila, Lord, para ma-invite din po nila ang mga taong ito sa church, lalo na yung una-una po, Lord, yung sinasabi niyang kapitbahay niya. Kayo din po, Lord, sa mga iba namin kapatiran na naghahanap ng bahay sa ngayon. I pray, Lord, na i-direct rin din po sila sa tamang lugar, a safe environment, a safe community, Lord, free of racism o anuman po mga crimes, O Lord, para po sa kanilang mga anak. I also pray, Lord, for Rod Alcaraz, my brother-in-law, Lord, na hanggang ngayon nalululun sa loto, O Lord. Hindi sa loto po siya, Lord, nagtitiwala, hindi po sa inyo, Lord. Hanggang ngayon po, Lord, ayaw niya rin po kayong tanggapin, but I know, Lord, he is the head of the family, he should be the one, O Lord, na dapat na magpakilala sa inyo, sa kanyang pamilya, pati ang kanyang mga anak, Lord, na ang sister ko po, Lord, nahihirapan silang ilapit sa inyo, Lord, dahil ayaw po nilang tumanggap. Kayo lang po, Lord, ang wala na po kami magagawa. Kayo na po, Lord, ang humipo sa kanilang mga puso, especially Lord kay Rod, na talagang hanggang ngayon sa loto umaasa, Lord, hindi sa inyo. Open doors for them, O Lord, and send someone who can share to them your word, O Lord. Makilala po kayo, sana po, Lord, na makilala po nila kayo, Lord, para ma-guide niya rin po kanil, ang kanyang pamilya, O Lord. I also pray for faith. Lord, I pray, O Lord, yung mga 10 points ni Faith so far na aayos. But I pray, Lord, na yung kanyang travel permit, yung kanyang mga paper na pinapipirmahan sa UP, Lord, na umiikot ngayon, I pray, Lord, na in the right time, maibigay po ito sa kanya para makakuha na po siya ng ticket, O Lord. And you know, Lord, na kailangan po namin siya dito sa mga panahong ito, Lord. And I know, Lord, you already answered all our prayers. Medyo maraming tagabal, pero lililisin niyo po ito, Lord. Kayo po, Lord, ang ayos ng lahat in your time, O Lord. Marami po salamat, and we claim answered prayers to all these 10 points, O Lord. And I also pray for Conrad and family, Bugayong family, for comfort and peace, O Lord, dahil nawalan po sila ng mahal na pamilya, ng mahal sa buhay, O Lord. I pray, Lord, na katuloy niyo po silang gabayan, bigyan ng comfort, na matanggap nila na nasa inyo na po ang kanilang mga mahal sa buhay. And I pray, Lord, na soon makarecover po sila at magtiwala po sila sa inyo, O Lord. I also pray for Adria Galvez, Father Francisco, who passed away. I pray for Andrea Galvez, Lord, na ay comforting po, Lord, na nawala ng ama, O Lord. I pray, Lord, na makatayo po siya, Lord, bagamat wala na ay niyang ama, O Lord, na magkaroon po siya ng peace in her heart, comfort. Magtiwala lang po siya sa inyo, Lord, at everything will turn out right, O Lord. Marami po salamat, Lord, sa answered prayers na mga binibigay niyo po na maranga soon answered prayers, O Lord, at mga lahat pa po, Lord, ng
katuparan sa mga pinanalangin, pinapanalangin po namin, Lord. We know, Lord, na igagrant niyo po ito, Lord. Marami po salamat, Lord. All glory and praises be unto you. In Jesus' name, amen. Amen. Let's continue to pray for protection, provision sa pregnancy, blessings, provision sa business. Si Pastor Bertang. Amen. Yeah. Let's continue. Tayo po ay patuloy na dumulog sa Panginoon. Lord, tinataas po namin ang mga sumusunod. Si Bia, Lord, na alam namin sa kanyang pagbubuntis, Panginoon. Kayo po ang mag-ingat sa bata sa kanyang sinapupunan. Ang dalangin namin ngayon pa lang, Panginoon, ng batang ito, Panginoon, ay may luwal na malusog at ingatan siya, Panginoon, sa panahon na sa kanyang panganganak, Panginoon. So, salamat po sa buhay ni Bia. Patuloy, Panginoon, kayo po ang mag-ingat sa kanya at ng kanyang buong sambahayan, Panginoon. Ganun din kay Christina, Panginoon, sa kanya rin pagbubuntis, Panginoon, at kay Joan de Mesa, Lord, kayo po ang patuloy, O Diyos, na mag-ingat sa kanila hanggang sa makaraos sila, Panginoon, na sila'y makapanganak, Panginoon, ng maayos at ang mga bata ay malulusog, Panginoon. Lord, continue to watch over them, O Lord God, and protect them. Kayo po magpala sa kanila. At ganyan din po ang dalangin namin na pagpalaan nyo ang mga pangangalakal o mga business ng aming mga kaibigan at kapatiran. Ang Unica, Panginoon, you know their needs and ang Retelo, Panginoon, Lord, at mga iba pang mga kapatid namin, mga may businesses. Lord, kayo po ang mag-provide sa kanila, Panginoon, maging mga customer nila o mga pangangailangan nila, Panginoon, sa kanilang mga business. At kayo rin na mag-protect sa mga business nila, Panginoon. Lord, salamat po at dalayin namin sila ay pagpalaan nyo at sila rin ay magbigay ng kapurihan sa inyo, Panginoon. As well, Lord, dalayin po namin ang mga ministries nito sa broadcasting, ang evangelistic broadcast ministries, ang iRadio LA, LA at saka HQT podcast. Lord, kayo po ang magpala sa mga ministeryong ito, mag-provide sa kanila mga pangangailangan, mga gastusin nila, Lord, sa mga overhead nila, Panginoon Diyos, and Lord, provide, Lord God, at mga ginagamit mo upang maipalaganap ang iyong magandang balita, O Diyos, at marami pang makakilala sa pamagitan ng mga ministeryong ito, Panginoon, sa impapawid, O God. Lord, kasama na po rito yung TBN, 99.5, yung DCAS 702 sa Pilipinas, Panginoon. Lahat po, Panginoon, ng mga ministeryong ito, Panginoon, pa yung mga hindi namin nabanggit, O God, patuloy niyong pagpalain ito, O Diyos. Ganon din po yung LNG Nursing Group, Lord God. Patuloy, O Diyos, kayo po ang magpala sa kanila. At nawa, Panginoon, dalayin namin ng lahat ng ito na aming dinalayin, Panginoon Diyos, ay magbigay ng kaluguran sa inyo, O Diyos, at magbigay ng kapurihan. Salamat po, Panginoon, at sa ang mga dalangin ngayon pa lang, Panginoon, ay pinagpapasalamat na namin ang mga kasagutan, O Diyos. Nagpapasalamat na po kami. At ito'y aming hiling at dalangin sa inyong makapangyariang pangalan, aming Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po, Panginoon. Amen and amen. 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 Let's continue to pray for provisions, blessings, job opportunities. Panginoon, alam niyo po yung mga pangailangan ng mga tao na to. Meron po silang mga inaasikasong papeles, Panginoon. Dalangin namin na bigyan sila ng positibong resulta, Panginoon. Inaangat namin, Panginoon, ang mga pangailangan nila Bong Baranan, nila Jorel Ascaraga, si Besad Samadi, Stephen Maranan, Panginoon, Tess Victorio, Adrienne Shalan, Vicky Wage, si Joy, si Maria, yung maling pagkikita at pagkasama nila Jaya at ni Derek. Lahat, Panginoon, ang needs nila, alam niyo po yon at batid niyo po, Panginoon. Alam ko po na kayo po ang mag-grant ng request ng mga puso nila, Panginoon.
Dalangin namin, Panginoon, ang aming simbahan tuwing linggo, Panginoon. Lukubin niyo ng espiritu niyo, Panginoon, ang aming simbahan na tuwing kami may service, fellowship, mga ganitong gathering, Panginoon. Hayaan niyong kayo manguna, hindi kami. Kayo lagi ang nangunguna, kayo ang aming pastor at hindi po kami. Lahat po ng wisdom ay nagmumula sa inyo at magamit kami, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, yung feeding program namin ngayon sa mga bata sa Pilipinas na salamat po sa naging successful na unang batch, sa second batch, Panginoon, ay sa December 26 ay maging successful din, Panginoon, at madaming ma-evangelize na bata at makilala ka. Panginoon, gamitin mo, Panginoon, yung sitwasyon na to na kung saan ay kami sila po ay magiging pagpapala, Panginoon, sa maraming tao, Panginoon. So, dalangin din namin, Panginoon, ang mga nag-birthday, sina Aldrin, sina Noel, CJ, Suzette, Elvin, Jorel, Gerald, Noel, Jesseline, ang mga nag-anniversary, Panginoon, nakasal, Neil and Jess, Noel and Josie, and Noel and Darren. Sila po ay pagpalain nyo sa kanilang pagsasama. Lahat po na may birthday, pagpalain nyo rin, Panginoon. Bigyan nyo po ng special gift sa birthday nila sa buwan na to, Panginoon. Langin namin, Panginoon, ang Christmas party namin sa linggo. Lord, we pray na huwag pong umulan. Yung lamig po ay maging bearable. Yes, Lord. Amen, Panginoon. Salamat, Panginoon, nag-provide ng tent. Salamat, nag-provide kayo ng heaters. Salamat, Panginoon, sa mga workers nyo na pupunta po, pasingatan nyo po lahat para magayos. Dalangin namin na maging successful yung pagbayanihan namin bukas. Wala pong masaktan, wala pong magkasakit, Panginoon. Dalangin namin patigilin nyo yung ulan, Panginoon, habang kami nag-aayos, Panginoon. Maging connecting, Panginoon, ng Christmas party, maging masaya, maging madaming tao na pumasok, Panginoon, sa inyong presensya. Dalangin namin yung fellowship sa courtyard, Panginoon, na kayo po ang manguna at kayo po ang itaas, Panginoon. Let us ask Pastor Bert for our closing prayer and benediction. Tayo po ay dumalangin sa ating Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. At tunay, Panginoon, kayo po ay aming nalalapitan at mahihinga ng tulong, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangangailangan. Maging sa lahat ng mga naitaas, naidalangin sa gabing ito, Panginoon, alam namin, Panginoon, na ito'y nakarating sa inyo at dininig niyo, Panginoon, at mayroon ng kasagutan. Kaya sabi niyo, Panginoon, kapag kami nanalangin, na kami po'y manampalataya na tinanggap na namin ang kasagutan, at kami po ay magpasalamat. So, yes, natanggap na namin, Panginoon, tinatanggap na namin, you, at natanggap thank na you namin, Panginoon, thank ang mga kasagutan nyo. Amen. At para ito sa kabuti ng yung ikabubuti ng yung mga anak at para sa ikapupuri pa ng yung dakilang pangalan. Kaya nagpapasalamat you, kami, thank Panginoon, you sa lahat ng mga naitaas. So, purihin ka at dakilain ka. Amen. At sa aming paghimlay sa gabing ito, Panginoon, muli, ikaw pa rin ang aming hininga ng tulong at ng iyong mayamang biyaya. Kami pa rin ay samahan, Panginoon, at sa aming pamamahinga, ikaw pa rin ang aming maranasan at ibangon muli, Panginoon, sa kinabukasan at taglay namin ang kalakasan na nanggagaling sa inyo at ipaglilingkod pa namin para sa ikapupuri pa rin ng iyong dakilang pangalan. Salamat po sa bawat isa na aming pamilyang kinabibilangan. Ikaw nga, Panginoon, ang magpala sa bawat pamilya, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming hiling at dalangin at tayong lahat ay magsabi ng amen. 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 And amen. Salamat po, Panginoon. Amen. Amen. Yeah. Yes, yes. Pastor Bert, kita tayo bukas. Yeah, malaya. Dito ka. Nandito pala sa malaya. Dito tayo. Ayan na. Dito na si Rizal at si Chire. Hindi na ako. Dito ka. Na malayang malaki. Okay. Bye. Hi, little boy. We're blessed. Wow. Bawit ka. Yeah. Bye. Isa pa. Tama. 1, 2, 3. Smile. Ayan. Yeah.
Sama-sama. Good night. Good night. God bless, little boy. God bless. Good night po. Good night. Yeah. Night. Invite tayo sa Sunday. Mag-invite tayo. Yeah. Bye. Bye-bye. Bye-bye.